Good morning po. Tayo po yung mag-aral ng Salita ng Diyos. Aklat po ng Kawikaan chapter 1 verses 29 hanggang 33. Pagkat itong karunungan ay di ninyo pinahahalagahan, kay Yahweh ay di sumunod ng may lakip na paggalang. Inyo pang ang tinanggihan itong aking mga payo, itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa. At kayo ay uusigi ng inyong pagnanasang ubod sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Walk in wisdom. Nasa panahon po tayo ngayon na talagang dapat ma-challenge po tayo mga believers na lumakad ng merong wisdom. Alam niyo po ang Holy Spirit, yan ang mission niya, i-equip tayo ng wisdom, ano po, and power sa buhay na ito. Kasi darating po talaga yung pagkakataon na dadami po ang tao na hahamakin ng Diyos. Ang tawag po sa kanila ay mga mockers. Sila po yung galit sa katotohanan. Galit sila sa wisdom. Yun yung tinutukoy ng Panginoong Jesus sa John chapter 15 verse 18. At sinasabi doon sa mga talata ng 2 Peter chapter 3 verse 3 at Jude chapter 1 verse 18. Ito yung mga tao na hinahamak nila ang wisdom na nagmumula sa Diyos, ano po, kasi hindi nila nauunawaan ito, sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 8. Ngayon maintindihan niyo na, no, kung bakit dumarami po ang mga tao na pinagtatawanan nila ang Christianity, ang Biblia, at yung patungkol po sa Diyos, ano po, at sa Panginoong Hesukristo, no, ginagawa nila itong katatawanan. Huwag po kayong mag-alala, ang Diyos po natin, ano po, God cannot be mocked. Hindi siya pwedeng pagtawanan ng tao. Parurusahan niya po ang mga taong pinagtatawanan siya. Ano po, yung mga taong sabi nga sa Biblia ay tinatanggihan ang katotohanan. Sila yung tinutukoy sa Psalm chapter 1 verses 4 and 5. Saka dito po sa Proverbs chapter 1 verses 29 to 32. Nakahanda na po yung kanila pong aanihin. Ano po, at malinaw po yan sabi sa Galatians chapter 6 verse 7. Kasi nadala sila ni Satanas, ano po, at si Satanas kasi kaaway po yan ng katotohanan, at ang kanyang mission, ano po, is to destroy the knowledge of God, simula't simula pa. Pero alam niyo po, mag-focus po tayo dito po sa wisdom na binibigay sa atin ng Diyos, mga believers, ano po, kasi napakapalad po natin. Sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10, ano po, sa pamamagitan ng Holy Spirit, tinataglay natin yung wisdom na nagmumula sa Diyos. At ang sabi sa verse 12 ay ganito, "But we have not received the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we may understand what God has freely given us." Tayo lamang po yung nakakaunawa ng mga bagay na inihanda ng Diyos para dun sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya iba po yung nagiging destinasyon ng ating buhay. Kaya alam niyo po, ang greatest prayer ni Paul, ano po, makikita niyo sa Ephesians chapter 1 verse 17 hanggang 19 na pinapanalangin niya na ang mga believers taglayin nila yung tinatawag na spirit of wisdom and revelation. Ano po, at napakahalaga po niyan mga kapatid, kasi sa pamamagitan niyan mauunawa natin yung ating pong blessed hope, yung ating salvation, yung riches ng ating inheritance in Christ, ano po, at yung kapangyarihan. Sabi nga ang description diyan, His incomparably great power for us who believe. Taglay-taglay natin yung kapangyarihan and authority to walk in dominion. Para sa mundong ito, ma-exercise natin yung ating pagiging anak ng Diyos over sin, over the works of the enemy. At higit sa lahat, sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, "No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him."
napakaganda po ng kinabukasan ng mga Kristiyanong lumalakad ng may wisdom. Ano po? Kaya ito yung panahon na dapat mamuhay po tayo ng may wisdom. Huwag tayong gumaya sa sanlibutan, napapahamak po sila. Ang sabi sa Proverbs chapter 1, verses 29 hanggang 32, ito yung kalagayan ng mundo ngayon. Ano po, nakakalungkot, sabi rito, dahil hindi nila pinahalagahan ng karunungan, tinanggihan nila ito, sabi rito, aanihin nila ang bunga ng kanilang gawa. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, yun po ang sabi rito. Sa dusa sila'y masasadlak dahil sa kawalan ng kaalaman. Nakakalungkot po, ano? Pagka nakakakita po tayo ng mga kalamidad na nangyayaring di maganda sa buhay ng ibang tao, nalulungkot po tayo. Pero lagi nating tatandaan, ano po, yung mga napapahamak, kadalasan po, yung mga tao na walang wisdom. At dapat maintindihan natin na sa pamamagitan ng wisdom, sabi sa Proverbs chapter 1, verse 33, ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mamumuhay ng payapa, walang katatakutan. Kasi yun naman talaga ang nais ng Diyos. Ano po, sa mundong ito, tayong mga Kristiyano, mag-shine tayo sa pamamagitan ng wisdom na taglay-taglay natin upang marami pang tayong ma-guide sa buhay na ito sa pamamagitan ng wisdom na nagmumula sa salita ng Diyos sa mabuting balita na ating ipinapangaral. Kaya mga kapatid, ano po, tandaan nyo, napakapalad po natin mga believers. Taglay-taglay na natin ang wisdom ng Lord, ipamuhay na lamang po natin ito. At mararanasan natin yung pangako ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9 at Proverbs chapter 1, verse 33. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning